isang may linya sa kababalaghan, si dating Judge Florentino Floro. Sa bahay niya, sa halip na Christmas decoration, mga news clippings at mga articles sa internet ang ginawa niyang dekorasyon sa kanyang dingding. Mga isinula tungkol sa kanya at kanyang mga mamunting kaibigan. Pindot ka ng internet. You talk to these dwarves? Yes, but I do not consult them in decision. How many dwarves have you seen? Three, Your Honor. Three? Not more than three? Not only three, Your Honor. What are the names of this dwarf? Luis Arman and Angel, Your Honor. Kung hindi niya natatandaan, si Floro ang controversial na judge na humaharang sa appointment ni dating Chief Justice Hilario Davide. Tinatanggal ni Davide si Floro bilang Malabon RTC judge matapos matagpuan na kinukonsulta niya sa mga duwende ang mga desisyon niya. Nang humarap sa amin si Floro, hindi niya ito itinagi. Katunayan, kulang na lang ipakilala kami ni ex-judge sa kanya mga consultant na duwende. Pangalan daw nila, sina Luis, Armand at Angel. Ipinangako nila na sisikat sila at ako buong mundo. Magiging immortal kami. Walang makakapare sa aming sino man. Kaya sumikat kami ng todo na. Alam mo kasi ganito yan. Kunwari ikaw, punta ka sa mga justices, di man na-dyaryo sila. Eh, nakasabit na yan. Pero yung mga dyaryo nila, mga ordinary lang yun. Eh, samantalang ako, makita mo naman yan. New York Times, CNN. Ano mo ba bago malagay ka dyan? Eh, kahit presidente ng states, yung mga ibang kakampanya, naglalagay pa sa mga journalists para mailagay dyan. Eh, samantalang ako, sa tindi ng istorya ni Luis at yung kanyang kapangyarihan at pangako, naging immortal kami. Pero hindi lang si ex-judge ang nakakakita sa tatlong duwende. Hindi naman ako mag-business sa inyo. Anong ginagawa nila ngayon naglalaro? Naglalaro. Pagka... Anong kulay? Anong, oh, anong itsura? Maliit ganun. Tapos? Anong kulay, bandits lang eh. Simula rin sila mahaba. Bonito yun. Bonito. Ang kulay, ilang kulay. Anong mga kulay nila? Violet, green, brown, saka pink. May pakpak. Magic carpet. May magic carpet. Ano paboritong pagkain? Fried chicken sa mga lechon, baka gano'n. Dito rin. Si Robert, bunsong kapatid ni Judge Floro, ang nag-iisang nakakakita raw sa tatlo. Siya nakikita physically. Kasi nga ang problema ko nga yan, 1996 pa, sabi ko gusto ko sila magpakita. Mm-hmm. Eh, pagdating naman ng gabi, nagtatatakbo. Takot ako. Umiyak ko doon sa duwat namin, may nagpakita sa akin mga ilaw na gano'n. Kala ko, kalaban pala, duwende, sila pala yun. Mm-hmm. Ano sabi sa'yo? Gusto na nila ako maging kaibigan. Oh. Ay, nandiyan lang sila. Nandiyan lang. Dito sila. Ay, nakatayo? Nakatayo lang. Ako na nakikita ninyo sila. Ay, nakatayo ko sila. Sila ang nangarapan mo. Si Luis. Sabi nila sa akin, ang di na... Sa tulong ng mga duwende, nakikita raw ni Judge ang kinabukasan at ang mga tunay na pangyayari sa likod ng mga nagawa kong tungkol nito. Si Judge naman, iba ang palo sa Chacha. Ayon sa payo ng kanyang mga duwende, magandang paraan ng Chacha para baguhin ang hudikadura na nagpatalsik sa kanya. Malaki ang galit ni Judge Floro sa mga Supreme Court Justices na nag-disbar sa kanya. The JB is very corrupt. Yan ang nag-select ng mga judges na hindi naman qualified. Puro mga magnanakaw. Di ba? Ano pong may papayo nyo ngayon, sir? Kaya gusto ko nga na magkaroon ng constitutional amendment or revision. Kahit hindi lahat. Basta tanggalin lang yung JBC. Kakaiba rin naman kasi ang estilo ng pagbigay hustisya ni Judge Floro. Noong aktibo pa siya sa serbisyo, hindi itim ang sinusuot niyang robe kundi asul. At tuwing may court hearing, sinisimulan niya mga hearing sa pagbabasa ng Book of Revelations. At sa cover ng librong inilathala niya na may pamagat na World Famous Mystic, nakabalandra ang score na nakuha niya sa bar exams bilang top 12. At magtatawag siya ng break para magsagawa ng healing session sa korte. Natutuwa naman siguro ang mga nagpapagamot pero hindi ang mga abogado ng may kaso.
yung kamay ko. Okay, ipinakita sa amin ni Judge Floro ang kanyang naninilaw ng mga palad. Wala raw siyang hepatitis. Healing power daw ito. Hindi ka mukha ng healing. Ang tapuan ng kanyang mga palad gagaling sa sakit. Pero kung siya ay nakakapagpagaling, kaya rin daw niyang magbigay ng sakit, lalo na sa mga may atraso sa kanya at ng aapi. Inamin sa amin ni Judge Floro, puntirian ang kanyang sumpa ang mga kurap at tiwaling judge. I will put stain on their blood up to the fourth generation. Yes, kung makakausap ko siya. Pero iba naman ang puntirian ni Madam Aurin. Si GMA daw nanganganib dahil sa militar. Pero sa huli, walang malinaw na hula, maging ng propeta o politiko, dahil ang linaw ng linya sa langit, nakadepende kung maigi ka lang nakikinig. Noong 1996, naganap yun na nagpakita sila sa graduation na lifetime daw. Kaya tama o mali, tama ako. At lahat ng gusto ko masusunod. Provided, it is not against the will of God. Para sa Frontlines, ako si correspondent Gian Pineda.